sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ano nga baga ang hindi niya ipagkakaloob na ikaliligaya ng bawat isa? Kung magkaminsan man sa palagay ng anak niya na dumaranas ng dusa, ay hindi siya naaalala. Pagkakamali yaon para sa mga anak na tuwirang siya ay tinatawagang Ama. Sapagkat kung minsan nagaganap ang lahat ng yaon, hindi ibig sabihin na limutan ka at di ka naalala, kundi pinatitibay ka pa't pinatatatag upang tuwiran mo pang higit siyang makilala. Madama mong lubos ang pag-ibig niya. Kaya sa lahat ng mga anak niya, matigid kayo ng kasiyahan at kagalakan. Damhin niyo ang kanyang pagmamahal, hindi kayo malulumba. Maligayang kaarawan sa lahat ng may kaarawan. Salamat kapatid sa iyong pagtindig sa harapan. Pasasalamat na walang humpay. Kasiyahan, kagalakan ang nadarama sa gayong pangungusap ng tao. Buhay po ba ang Diyos? May mga katuparan sa mga pangarap ng tao na nakapagpaligaya. Subalit may mga pangarap ang tao na nakapagpahamak sa kanila. Tama po ba? May mga nakamtan ng tao na nakapagpasaya. Subalit mayroong nakamtan na nakapagpalumbay pa. May mga biyaya at pagpapalang nakamtan ng tao na nakapagbigay ng liwanag ng isip at nakapagpabuti pa sa kanila. Subalit may mga biyaya namang nakamtan ng tao. May mga taong nakakamit ng mga biyaya na nakalimot pang higit sa Ama. Iba't iba ang kaganapan ng tao sa buhay nila. Iba't iba ang kaganapan sa buhay ng tao. Sa lahat ng dako, sa lahat ng sandali. Naruroon ang Ama at nagmamasid, naririyan kahit saan kasakasama siya. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay walang malilihim sa bawat kaganapan. Kaya mapapalad ang sa bawat araw ni hindi nakaligtang nagpasalamat sa Ama, ni hindi nalimutang parangalan siya. Patotoo lamang na hindi siya nawawalay sa kanila. Subalit may mga anak siyang lumipas ang maghapon, nagkaroon ng magdamag, nakalipas muli ang magdamag, wala nang naalala kundi ang problema niya. Wala nang inisip kundi ang lulutas at sinong taong makalulutas. Subalit hindi naalalang ang higit na dapat niyang nalilimutan, siyang tutugon pala niyo. May mga taong sasabihin maka-Diyos, Panginoon ko at Diyos ko. Subalit sa bibig lang, wala pang damdaming nadarama. Kaya hindi matarok kung ano ang gusto ng Ama, kaya't patuloy na nananaig ang damdamin nila. Subalit kung ang damdamin at kalooban ng Amang nananahan sa tao, kailan may di maghihimutok ito. Ni hindi magkakaroon ng dalamhating maluwat, kundi panandalian na paparam na pagdaka. Sapagkat ang Amang sa kanya'y bumuhay ang siyang umaliw at nagbigay galak sa kanya. Mapapalad ang nagagalak sa kabila man ng hirap, sa kabila man ng sakit na kanilang natanggap. Sapagkat lahat ng pagbabata ay may hangganan. Lahat ng pinagdaraanan ay may katapusan. Lahat ng balakid ay maaring hawiin at lahat ng tinik maaring bunutin. Mga mahal, ang Ama ang kataas-taasan, walang hanggan ang pagmamahal, walang katapusan ang kapangyarihan, ni walang kamatayan
ang magagawa niya kaninuman, sapagkat ang lahat ay sa kaparaanan niya, iyaong mga pawang kabutihan na magmumula, na walang dilitibang pagmumulan, maliban siya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos, nekkaramenayahana. Sa pagkain man, mayroong tao na lahat ay nakakain niya, walang kumokontra sa hangin niya. Subalit may taong kapag tinularan ng kumain ng papaya at kumain din siya, maari sikmurain siya. Kapag kumain ng mangga at kumain din siya, maaring umasim sa sikmura niya. Kapag kumain ng singkamas at kumain din siya, maaring kabagan siya. Subalit, ano man ang pagkakaiba nila, tao pa rin sila. Hindi man magkatulad ang kanilang katawan, isang damdamin pa rin ang bumuhay sa kanila, tanging ama lamang. Kaya kung lahat ng tao sa anumang kaganapan sa kanila ay pagkakaiba, subalit kaisa at magkakaisa sa kalooban ng ama, wala pa rin magkakawalay-walay. Wala pa rin maghihidwa-hidwaan. Wala pa rin maglalaban-laban. Wala pa rin magkakahiwalay. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat sa ibabaw ng mundong ito, tao, inilaga ka sa mundong tinatahanan mo. Lahat ng bagay na nakamtan at natamo mo, tanging pahiram lamang sa iyo. Kaya ang tanging dapat ginagawa at dapat matupad ng tao ay ang makilalang lubos, ang bumubuhay sa lahat ng mga patay. Mga mahal na kailangan buhayin sa buong katawan, tulad ng pag-iisip para makaunawa, tulad ng damdamin para makadama, tulad ng pangunawang may pandama na kalakip na mabuti, wala pang tao naghimagsik damdamin niya. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Nekkaramenayahan. Buhay ba ang Diyos? Sadyang mayroong taong duwag at may matapang. Subalit, kung ang katapangan mo ay pakikipaglaban sa buhay para makayanan mo yung hamon sa buhay, mabuti. Ngunit at pasubali kung ang tapang mo ay makipag-away sa kapwa mong walang makasaling makalamang sa'yo, hindi mabuti. Sadyang sa ibabaw ng mundong ito, iba't iba ang pag-iisip ng tao. Subalit, ang isipan ng amang binahagi sa mga anak niya ay iisa lamang, pawang mabuti. Kaya't kung lahat ng mga anak ng ama ay magiging mabuti rin tulad niya, sino nga at ano pa kaya ang tao na mawawalay sa kanya? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, muli sumainyo ang kapayapaan. Nawa, lahat ng taong mabubuting magsalita, mabubuti rin ang kalooban. Upang sa gayon, sa kabutihan ng pangungusap, makagawa rin sa tinuran. Mapapalad ang mga taong tigib ng pangunawa, mabuti ang diwa, kalooban ay gayon din, makakausad, makasasadyad, magtatagumpay na ganap. Nekkaramenayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang sa aki tinuturan, sumainyo ang kapayapaan.
Alalaumbaga, ang may pandinig muli nakarinig. Maluwat mang panahon ang kaganapan sa ibabaw ng mundo, sa may di makakaligtaan niya. Nakalimot man sa iyo ang kapwa mo, at nalimutan niya na ang lahat kung sino ka't ano ka bilang minahal niya at nagmahal kayo kapwa sa bawat isa. Subalit ang Ama nakatala pa rin sa kanya. Sa makatwid at madaling salita, tunay na walang ang malilihim sa kanya. Kaya sa balat ng lupa, gumawa ka ng tama, maiuukit, mailaladlad, mailalahad. Wala naman masasabi ang tao, wala mang nasabi ang kapwa mo, subalit ang Ama may masasabi siya sa iyo. Buhay bang Ama! Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't ang itinatak at itinalang 10 utos ng Ama kay Moises, ilang siglo na ang lumipas, hanggang ngayon, binabaybay pa rin ang iba. Subalit sa kabila ng pagbabaybay, pag-aaral at pagsasabuhay ay wala naman. Buhay bang Ama! Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramanihan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mayroong kaibigang mabuti na kahit na hindi mo kaano-ano ay talagang parang tunay na magkapatid kayo. Tapat siya sa'yo. Subalit may kaibigan namang kahit anong gawin mo sa kanya, walang bali ito. Ano? Totoo po ba yan? Kaya kapag nakatagpo kayo ng tapat na kaibigan, huwag niyong ipagpapalit sa sandaang tinapay. Sa milyong salapi na turingan. Sapagkat, hindi lahat ng kaibigan ay totoo tapat. Buhay ba ang Ama? Kapag nakatagpo ka ng mabuting asawa, mahalin mo siya ng katapatan ay taglay mo sa kanya. Sapagkat, hindi lahat ng asawang mabuti ay totoo. Mayroong nagpapakabuti dahil mayaman ka lang pala. Gusto pala sa'yo'y pera. Subalit, mayroong sadyang mabuti na kahit wala ay mahal na mahal ka. Binabata ka niya. Buhay ba ang Ama? Kapag ang mga anak mo ay may paggalang at pagmamalasakit sa'yo, purihin mong Ama, sapagkat biyaya ito sa'yo bilang magulang ka. Sapagkat hindi lahat ng anak ay mabuti at mabait, lalo't higit kung hindi nasusunod ang kanilang nasa't kagustuhan ay dinaibibigay. Kaya kapag ang anak mo'y may pangunawa, walang puknat na ibigay mo ang pagpapasalamat sa Ama, sapagkat hindi ito galing sa iyo, mula ito sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kapag nakatagpo ka ng tapat na gawain at makatotohanan, magnilay ka at magbulay. Sapagkat di lahat ng pangkabanalang gawain ay tapat at totoo ang mga nakapaloob doon. Sapagkat marami ang misteryo sa lupa. Subalit tanging Ama ang nakatatarok, nakababati. Mga mahal, katotohanan ang sa'kin tinuran. Sumayin niyo ang kapayapaan. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig.
Walang bagay na nabuhay sa lupa kung walang bumuhay. Wala ring mabubuhay na damdamin mong patay kung walang tatanggapin ka na sadyang bumubuhay ng anumang bagay. Buhay bang Ama! Mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Kung sa palagay ninyo sa katauhan ito nagmula, malamang nga pagkatawang yung diwa. Subalit kung ipinapalagay mong ito'y may pinagmulan, patotoo lamang nasa iyo ang espiritu niyang taglay. Pawang katotohanan ang sa'ki tinuran, sapagkat walang katauhang sisibulyaan at sa kapwa niya'y bibigkasin, uulatin na mainam. Kaya mapapalad ang nakakaunawa sa mga banal na salita. At hindi ang kapwa ang minamasdan at tinititigan pawa, kundi ninanamnam ang bawat kataga at nanunuot sa kalooban na nanalaytay sa buong katawan. Kaya't nagsisigalak ang bahagi ng katawan, kalooban ay nasiyahan. Sumayin niyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal. Nekkaramenayahan na. Nekkaramenayahan na. Nekkaramenayahan na. Ang wika nga, hindi baling mangmangka sa pananaw ng iyong kapwa kung ang taglay mong katalunuhan ay mula sa mangdakila. Siya pa rin ang sayo'y magbabadya, magbabahagi ng marapat. Habang ika'y tumatalima, tumutupad. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkaramenayahan na. Nekkaramenayahan na. Nekkaramenayahan na. Buhay po ba ang Diyos? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Maliwanag ang nakatala sa banal na aklat, mahalin ang mga balo at ulila. Subalit, mayroon pong baga sana'y may option yun. Diba? Balo nga siya. Siya mismo hindi niya alam ang ginagawa niya. Mamahalin mo ba? Susuportahan mo ba? Kung kawing-kawing ang kanyang mga babae siya ng lalaki. Lalaki siya ng babae. Subalit, hindi hayagan, hindi lantaran. Tutulungan mo ba siya? Ede, parang tinulong mo sa kanya, binibigay mo lang dun sa kanyang sariling kaligayahan. Hindi dun sa ukulan na kanyang mga minamahal sa buhay. Buhay ba, Ama? Kaya ibig sabihin, mayroon ding paalala yun. Mayroon ding kaukulan yun. Mahalin mo, Eka, ang mga ulila. Paano kayang mamahalin ang isang ulilang sutil? Tutulungan. Walang alam kundi yung sa kanyang buhay na nakapagpapahamak sa kanya araw-araw. Tutulungan mo ba yan? Walang pinagkaiba doon sa sabi ng iba, tinutulungan ko naman eka ang kapatid ko. Kaya mo yung tinulungan, kapatid mo. Sapagkat may dugo kang nananalaytay sa kanya, kaya mo siya mahal.
Ang kapwa mo kaya, matulungan mo kung wala kang pag-ibig sa kanya. Mga mahal, maraming dapat pag-aralan ng tao. Kaya kung ipapaliwanag na mabuti, maunawaan ng marami. Tama ba ga? Yun namang mabuting loob at hindi niya naunawaan, siyempre may takot siya sa ama. Ay, ulila, yung tutulungan ko. Kaya siya tumulong naman dahil may takot lang at gusto siyang kalugdan ng ama at purihin siya. Pero walang pagmamahal. Tama ba yon? Mga mahal, ang pagsunod sa mabuting balita ay nililimi rin. At ito'y naunawaan, nawawawaan ng mga tumatanggap at makatotohanan. Matulungin eka ako, kaya ka naman tumutulong, nakikinabang ka rin. Ito ba'y mabuti sa kalooban ng ama? Mahirap sundin ang tao ito. Pakatandaan niyo mga mahal ko. Napakahirap to pa rin ang tao pagtatawanan ng nangungusap na taong katulad nila. Subalit hindi baling pagtuwanan nyo at tuwirang kayo'y mangutsapa. Pawang katotohanan ang sasambitin ko. Mahalin mo eka si Juan kasi mabait siya. Paano yung hindi mabait walang pag-asang mahalin? Naku, Eka, hangaan mo yung batang na yan at napakasipag. Paano yung tamad? Walang hahanga. Paano kung kaya siya kukupad-kupad at hindi siya makagawa? May nararamdaman pala siya, subalit mabuti naman ang kalooban niya. At yung masipag, kahanga-hanga siya, subalit sa kalooban pala ay may laman na hindi maganda. Kahanga-hanga pa rin ba siya? Mapapalad ang mabuti ang kalooban at masipag pa. Mapapalad ang mga balo na inalintana ang mga mahal sa buhay at hindi ang sarili ang pinasaya. Mapapalad ang mga ulilang na alalang mga magulang na nawala at nagpakabuti sila. Marapat silang tulungan, gabayan, at ang bawat tumulong gumabay sa kanila, ama ang gaganting pala sa bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang ama? Subalit, hindi kapwa lahat sila ay itatakwil kahit siya ay masama pa. Hindi kapwa sila ay tatalikdan dahil sila'y matamad, tamad at masama pa. Kundi, kaya mo lamang hindi gagawin ang siya ay damay at tulungan sa kanyang kamalian para mo lang pinalalaki ang kanyang mga gawang hindi tama't kabaluktutan. Subalit, karapatan mong siya'y mahalin at ituwid at pahalagahan na kung makikinig at matututo, nakabuti sa kanya, ikaw ang kalulugda ng ama. Kaya sa lahat ng sandali na pagdamay at pagtulong, may hinihinging pagkakataon at may dahilan. Hindi dahil mahal mo siya, kasi kapatid mo, sabi ng tao. Nang dahil kapatid mo, ina mo, anak mo, asawa mo. Mapapalad ang lumilingap nagmamahal sa hindi kaano-ano. Patotoong naroroon ang pag-ibig ng ama. Subalit kung walang alam mahalin ng tao kundi ang kadugo niya, walang silbi ang pag-ibig mo tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't maliwanag ang tinuran, ibigin mo ang kapwa mo tulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Sapagkat kung papaano mo inibig ang sinumang kapwa mo, inibig mo'y ama. At paano mo siya paglilingkuran,
hindi mo naman siya pakakainin ang iyong kinakain. Hindi mo naman siya daramitan ang iyong sinusuot at nilalapat sa katawan. Lalong hindi mo siya mabibigyang mababahaginan ng iyong yaman. Kaya't lahat ng ginawa mo ukol sa kanya na ginawa mo sa kapwa mo, at ito'y may busilak na puso at malinis mong ginawa, kalulugdan ka ng amang dakila. Mga mahal, ang may pandinig ay nakarinig. Mapapalad ang tumutupad na hindi sinuri kung ano ang ginawa, kahit napagal dahil sa amang dakila. Sapagkat ang kapagalan ay kanyang ipaparam at tuwirang sisidla ng kalakasan upang ang madama niya ay galak sa kalooban, sapagkat patotoo lamang siya'y totoong nilalang. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Alalaumbaga, lahat ng binigkas ko at tinuran ko sa inyo, hanapin nyo, mga mahal ko, masusumpungan nyo. At do'y masasabi nyong hindi tao ang sa inyo'y nagbabahagi upang tuparin nyo. Sapagkat walang makapag-uutos isa man sa inyo, at lalong walang magpapabuti kahit isang tao, ay mapabuti niya kung tao taglay niya. Kaya mga mahal, sumayin niyo ang kapayapaan. Mapapalad ang nakadama at natuto siya. Nagsumakit, nagsumikap ng pandama at natutunan niya ay pinanahanan sa sarili niya. Upang sa gayoy patuloy na makilala pa ang Diyos na nalimot niya ng ilang panahon sa buhay niya. Ama na walang kapantay. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kung matutunan man lahat ang kabanalan at matutong magbigkas ng kabanalan at kabutihan, subalit wala namang nararamdaman sa kalooban, mananamnambang tuwiran, at ito'y may isa sa buhay. Kaya may mga taong magaling mangusap, kulang sa gawa, sapagkat wala sa kalooban ang sinambit, nasa nguso at diwa. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Alalaumbaga, iba ang may katotohanan at katapatan na taglay, mangusap man sa lahat ng madla, matapang niyang hinaharap ang katotohanan. Kaysa talinong pinagmulan at puso'y wala naman, pagdakang sinambit parang lumisan sa salamin, di niya manaalala mga tinuran sa kapwa. Nekkaramenayahanam. Kaya nga tinurang maliwanag sa banal na aklat na binabasa ng tao, sasalain liligligin ang mga nilalang. Bibistahin, malalaglag, at matitipo naman ang matimyas. Mahahawi ang ipa, malalaglag ang binlid, matitipon ang matimyas. Mga mahal, katotohanan ang sa akin tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Huwag niyong pasakitan ang inyong kaisipan para lamang mawawa ng sa akin tinuran. Sapagkat hindi hinihingi ng pagkakataong mahirapan ang utak ninyo para dumaloy ang pangunawa sa inyo. Kundi bagkos ang aking espiritong tatanggapin nyo, siyang magbubukas ng pangunawa nyo. Lalong hindi nyo dapat paghirapan ang kalooban ito, sapagkat di kayo makatututo sa pag-ibig ng Ama. Kaya ang taglay na marapat ng damdaming tatanggap nito,
Yaong may bumukal na buhay. Buhay na Ama ang nagkaloob sa kanila. Pag-ibig na nabuhay sa damdamin. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal, sapagkat wala ngang makakaunawang tao sa bawat sinambit ko. Subalit ang nangusap at nagbahagi sa inyo upang ito'y mailuwal at marinig nyo. Taglay ang pangunawa para ibigay sa inyo at ang tatanggap makakaunawa ngang ganap. Nekaramenayahanam. Dito napapatotohanan ng Ama. Nangusap ako, subalit di nakarinig ang bingi. Gumawa ako, subalit di nakakita ang bulag. Nagmahal ako, subalit di nakadama ang patay. Subalit ang tumanggap sa katotohanan, nagliwanag ang diwa. Nakakita ang mata, nakarinig ang tenga, nakadama ang puso niya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Batid ko ang tinungo niyo rito'y hangarin at layunin pang tao. Subalit mapapalad kayo na di man pang layuning espiritu ang taglay niyo nang kayo'y pumarito. Nang marinig at nadaman niyo ang katotohanan, kayo rin ay nasiyahan. Mapapalad ang nakikipagtotoo sa hindi tao para lamang pakinabangan niya ang kapwa niya at mapakitang totoo siya at may ginagawa siya. Mapapalad niyang matatawag ang tumanggap sa hindi niya nakikita, subalit may magagawa sa kanya. Nekaramenayahanam. Patuloy niyong gawin tupdin sa damdamin ay manahan. Kayo rin ang makakakita. Makakakitang lubos kayo sa kaganapan sa mundong ito. Nekaramenayahanam. Maging si Kunching, kung di siya sasabihan, wala siyang tutupdin at gagawin. Kung di siya aaralan, wala siyang matututunan. Kung di siya bubuksan ang pangunawa, di niya rin matitigib mawawaan ang saki niluluwan. Sapagkat patutuo lamang na tao siyang katulad niyo. Subalit, nang dahil katauhan ay ginamit, anong ginagamit na walang kabuluhan sa gumamit? Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekaramenayahanam. Kaya't kung totoo kayong ginagamit ng Espiritu Santo, may silbit kabuluhan kayo sa pinagmulan ng buhay niyo. Kaya't hindi maaring di gantimpalaan kayo. Huwag magdumali lamang na ito'y kamtina. Pagbatahan ang lahat hanggang masilayan niyong ganap. Mahal na mahal ko kayo. Tuweran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekaramenayahan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Sino po ba ang Ama at sino ang Diyos? Isa lamang ano? Subalit, sa tatlong person ang tinatawag ang Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo, sa isang Diyos ay pinagsama. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon kay Santiago, kaya nga't magtiyaga kayo, mga kapatid, hanggang abutan kayo ng mga pagpapalang inyong kinakamit at hinahangad
nang dahil sa inyong tiising tinanggap. Buhay bang ama! Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Bakit, Apo Kunching, hindi mo binabasa yaong hanggang sa pagdating ng Panginoon? Bakit sasabihin niya on? Binasa ito at naitala ng panahon nila Santiago. Subalit ngayon nakarating na ang Panginoon mo. Nasa mundo na ng tao, kilalanin mo lamang sa pamamagitan ng Espiritu. Kaya makagagawan at makakatupad na sa'yo kung kikilalanin mo. Kaya ang hihintayin mo na lamang ay ang kalwalatian at kaligtasan ng kaluluwa mo. Subalit ang Panginoon mo'y kasama mo na, sapagkat sa pamamagitan ng pagbaba ng Espiritu ng Ama, naganap ang tinuran sa pagbabalik ng Espiritu ng Katotohanan, ang katotohanan ng magpapalaya kanino man. Sa makatwid, nananalig ka bang ang Panginoon mo'y kapiling mo? Nagtitiwala ka bang ang Panginoon mo'y buhay sa'yo? Kung magkagayon, sino pang hihintayin mong makita ng mukha mo ay katulad niya at ang mata mo ay magkatama na magtitigan kayo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Sapagkat ang sino mang nagtitiwala sa hindi niya nakikita, kahalubilot kasama niya. Sapagkat may nagagawa siya sa buhay niya sa bawat segundo. Hindi mo man nahawakan, hindi mo man nahahawakan, kapilig mo araw-araw bawat magdamag. Sapagkat ang Panginoon mo'y buhay at hindi patay. Kaya't sa bawat yung pagtawag, naririnig itong lahat. Lamang sa pagtawag ba sa puso nagmula o sa nguso? Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Ang may pandinig ay nakarinig. Kayo po, sinong naniniwala na ang Panginoon niya ay wala pa rito? Kung kilala mo ang Panginoon mo, sasabihin mo kasama mo na siya at naririto na siya. Kaya nga lamang hindi mo patatanglawan ang kanyang liwanag, dahil hindi mo matititigan yan, mabubulag ka. Buhay ba ang Ama? Subalit, ang maliwanag niyang mga ginagawa sa buhay mo ay dapat mulat na ang mata mo. Nakikita mo na ito. At kung may pandama ka, damang-dama mo na mahal ka. Kaya ang hihintayin mo na lamang ay ang takdang paghatol sa'yo upang tamuhin mo ang gantimpala niyang ilalagak na buhay na walang hanggan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga mahal, ang naniniwalang nasa kanya na ang Panginoon niya at kasama na, natatakot na siyang magkasala sa kanya. Sapagkat batid niyang nakikita siya at naririnig siya, at walang malilihim sa kanya. Kaya hindi niya nalilinlangin at dadayain, sapagkat alam niya na sa harapan, na sa tagiliran, na sa likuran, nakatihaya, nakalukod, nakaluhod, nakahiga siya, maging nakatayo, sapagkat buhay na siya'y minamasdan. Buhay ba ang Ama? Mamahal, sumayin niyo ang kapayapaan, walang banal pakatanda ninyo. Subalit, ang totoong tumanggap, nagsusumakit na tumupad. At ang nagsusumakit na tumupad, lumilis siya